Dahil nga sa sunod-sunod na kontrobersya na nangyari dito kay Kai Sotto, lalong-lalo na nga noon ang paglaro niya nga dito sa Gilas, Pilipinas, ay nagsalita na nga siya na wala daw siyang planong maglaro dito sa PBA kahit pa maganda ang i-offer sa kanya at naging maganda ang samahan nila, lalong-lalo na nga dito kay Coach Tim Cohn. Ipurpursue niya pa rin daw ang pangarap niya makapaglaro dito sa NBA at magiging stepping stone niya nga lang daw itong Japan B-League na kung saan naglalaro nga siya ngayon. Sana nga daw respetuhin ito ng mga kuponan sa PBA. At Troy Rosario, nakita daw na kasama nga sa practice game ng Barangay Ginebra. Sa'yo na ba ito para lumipot na siya sa Ginebra? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, mga ka-O-Sports. Pero bago nga ang lahat, magsisimula na nga ang NBA at PBA season, mga ka-O-Sports. Pwede kayong tumaya dito sa 1xBet. Nasubok na at easy cash out. Makakakuha nga kayo ng up to 7,800 sa first deposit kapag ginamit nyo nga ang promo code ko na XOSports pag nag-register kayo. Madali lang din mag-cash in dito using GCash or bank transfer sa minimum of 50 pesos lang. Saan pa kayo? Dito na kayo sa 1xBet. Bet responsibly natin yan. After nga maglaro ni Kai Sotto sa NBA Summer League, nagkupit na nga siya na babalik na nga muna siya sa Pilipinas habang nag-aantay kung may interested ngang teams na kukuha nga sa kanya sa NBA. Medyo hindi nga ganun kaganda kasi ang napakita niya doon kasi limited minutes nga lang ang nabibigay sa kanya para maglaro. Kaya hindi nga ganun kataas ang chance niya na makuha pa nga sa NBA teams. Ganun pa man, mga ka-O-Sports, nakabalik na nga siya ngayon sa Japan at naghahanda na nga sa opening season doon para sa Japan B-League na kung saan inaasahan nga na madodominate niya na daw itong season na ito dahil nakarecover na nga siya sa back injury niya na kung saan tinamasan niya nga raw ito dito sa NBA Summer League nung nasa Orlando Magic siya nga siya noon. Madami nga ang umaasa na magiging maganda ang laro niya ngayon, mga ka-O-Sports, at tumaas nga rin kasi ang value niya dahil simula nga nung naimbitahan nga siya dito sa NBA Summer League, naging issue nga rin ito at tumaas ang value niya. Kaya nga dahil daw doon, mga ka-O-Sports, ay wala daw siyang plano sa ngayon ha, na maglaro nga sa PBA kahit pa big company ang mag-imbita sa kanya dito dahil gusto niya raw talaga i-pursue ang paglalaro niya nga dito sa NBA. Tatapusin niya lang daw itong 1-year contract niya dito sa Japan B-League. Tapos kung sakaling may mag-invite nga raw sa kanya na maglaro nga dito sa NBA, ay hindi raw siya mag-hesitate at ipa-terminate ang kontrata niya dito sa B-League para maglaro nga sa NBA. Mataas pa din daw kasi talaga ang pangarap ng bata na yan, mga ka-O-Sports, kasi meron naman daw kasi siyang potential. Kailangan lang daw talaga nga asahin. Medyo na down nga lang itong si Kai Sotto dito sa former coach nila dito sa Gilas na si Chot Reyes, na parang kine-question yung laro niya at nasasabihan pa nga masyadong pa-star. Iwala pa nga daw siya ng papatunayan dito sa ating bansa or kahit sa Gilas. So dapat madominate daw niya muna itong Philippines bago nga raw siya maglaro dito sa ibang liga. Kasi kung hindi nga raw niya madodominate ang dito ang ating bansa or yung PBA, ay wala rin daw mangyayari. Masasayang lang daw talaga ang talent niya. Kaya nga may nagsasabing basher daw itong si Chot Reyes dito kay Kai Sotto dahil parang wala nga daw siyang bilib at masyado daw madaming hinihingi para lang daw maglaro sa Gilas, Pilipinas. Mapunta na tayo dito sa second topic natin sa video na to. Simula nga nalipat sa Blackwater itong si Troy Rosario, hindi na nga ganung aganda ang nilalaro niya doon. At halos hindi nga siya nakatapos ng isang season na hindi nga siya na-injured or umabsent. Parang nawala na din kasi sa langgana itong si Rosario simula nga nawala siya sa TNT. Kaya naman ngayon, mahaba-haba na nga yung time niya magpahinga at nakarecover na siya for sure sa mga injuries niya. Nagde-demand na nga siya sa management ng Blackwater na matry na daw siya since patapos na din kasi ang kontrata niya sa Blackwater Elite. Pwede na daw siyang pumirma ng kontrata sa gusto niyang paglaroan na team. At isa nga doon ang Ginebra na napili niya ayon sa rumors. Barangay Ginebra din daw kasi ang isa sa mga gusto niyang paglaroan nung bata pa lang siya. Kaya naman kung mabibigyan nga siya ng opportunity maglaro doon, ay hindi niya raw ito sasayangin at igagrab niya na ito. Pero may mga rumors nga, mga ka-O-Sports, na may nakakita na nga daw dito kay Troy Rosario na naglalaro na daw siya at kasama siya sa practice game ng Ginebra. Palihim na din daw kasi siyang naglalaro doon at
bibiglain na lang daw nila ang karamihan na nakapirma na daw siya sa Ginebra. Nililinaw ko lang mga ka-O-Sports, rumors pa lamang po ito. Kung mangyari man yan kasi, isa nga ito sa tingin ko magiging blockbuster ngayong taon. Kasi isang kaldan na naman nga ang mapupunta sa Ginebra. Na alam naman natin na nanggaling nga siya sa karaybal talaga nilang kupunan, which is yung TNT Katropa. Kaya malaking palaisipan talaga kung matutuloy ba talaga ang paglipat niya doon or nakikita na lang talaga siya nagpa-practice nga kasama ng inang Ginebra players. Kayo ba mga ka-O-Sports? Dapat bang magstay na lang sa Blackwater itong si Troy Rosario? Or mas okay na lumipat na nga siya sa Barangay Ginebra? Magiging balance pa din kaya ang PBA kung sakasakali pag nangyari ang trade na yan? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-O-Sports. Paano? Hanggang dito lang muna tayo at mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!